ang iniisip lahat at ang inaasahan lahat ng tao, papunta tayo ng federal. Yun ang pinangako ni Presidente Cory Aquino. Nasa record siyan. At alam pati ni Vice President Doy Laurel, doon tayo papunta. Lumabas ang 1987 Constitution. Bumalik tayo sa unitary presidential form of government. So pansinin niyo po yun, ha? Naka-move on na tayo. Si Marcos yan. Si Ferdinand Marcos, si Apulacay, siya ang nag-move papuntang parliamentary. Nakahakbang na tayo eh. Di ba? Ang ganda ng explanation eh. Pero, yung 1987 Constitution, umakbang tayo. Pabalik. Yan ang tanong ko. Meron bang nangyari after that revolution? Gumanda ba ang takbo ng Pilipinas? Lumaki lalo ang utang natin. Hindi naman bumaba yung galunggong. Kasi yun naman ang naging battle cry nun. Diba dati, bababa ang presyo ng galunggong. Ma'am, ngayon, hindi na bumaba ang galunggong. Nag-i-import pa tayo ngayon ng galunggong. So, ano yung dapat natin gawin? Magbalik tayo kung saan tayo nag-revolt. Diba? Ano ba yun? Papunta tayo ng federalism eh. Doon tayo bumalik. Naantala tayo eh. So kung gusto natin talaga ng pagbabago, doon tayo pumick up. Pick upin natin kung saan tayo naantala. Bakit ba kailangan tayo mag-federal? In reality, geographically, federal tayo. Hiwa-hiwalay tayong isla. Iba't ibang tradisyon, iba't ibang kultura, iba't ibang salita. Senator Aquilino Pimentel, siya ang huling-huling nag-file niyan, 2009, ng federalism. Eh siya ang author ng local government code. Ibig sabihin, siya mismo, wala na siyang bilib sa 1987 Constitution. Ma'am, mabigat yun ha. Yung sinasabi na LGU, yung local government code, si Nene Pimentel ang gumawa nun. Pero siya rin ang author ng federalism. Ano yung sinasabi niya? Kailangan na natin baguhin to. Huwag na tayong magplastikan. Eto na yun.